Isang linggo. Isang araw pa lang. Isang linggo, isang araw pa lang. Ito na yung nabuo namin. Kahit na ito pa lang yung nakikita kong ano, nabivisualize ko na yung ating tindahan dito. Saka yung paglalagyan ng look natin. What's up sa inyo mga kanao? For today's video, ito yung plano natin. Ito talaga yung ating plano. So, sa loob ng almost 2 weeks na hindi tayo nag-vlog, ito yung pinagkakaabalahan natin sa ngayon. Dahil magpapatayo na tayo ng sarili nating tindahan ng ating Kalapatids Poultry Supply. At awa ng Diyos, ito ay masisimulan na. Ito yung another nating property na nabili. Diyos mo, maraming salamat po sa blessing na binibigay ninyo at sa suporta ninyo sa mga team na katukay metindi dahil sa inyo hindi ito mabubuo at matutupad. Alright, so nag-layout lang naman sila sa day 1 natin. Sa day 2 nagputulang bakal, gumawa ng mga trusses, gumawa ng mga pamoste. So sa pangkaraniwang mga ginagawa lang ng mga construction worker, yan yung mga ginagawa nila mga kano. At awa ng Diyos, wala na aksidente, wala na sugatan sa pagbubuo namin ito. At napakasarap sa pakiramdam na yung sarili mo ng tahanan at tindahan yung tinatayo. Diyos mo, marimar. Iba talaga yung feeling, parang sobrang overwhelmed na di mo maintindihan yung saya na hindi mo man ma-express sa mga kasama mo sa buhay. Pero sa loob-loob mo, sobrang sarap sa pakiramdam. Alright? Na makikita mo yung pinaghirapan mo is unti-unti nang mabubuo. At ito, tinatayo na nila yung mga pamoste dahil magbibimpa tayo sa baba, magbibiga tayo sa baba. Kasi nga nakaabang siya for 2-story. Katulad nga ng nasa larawan na yan. At ito na mga kano, naitayo na namin lahat na mga poste. Bali, ang poste pala nito is nasa 8 ata or siyam, kundi ako nagkakamali, na may sukat na 36 square meter yung kanyang floor. Alright, katabi tayo ng school, nakikita nyo ng kulay green at blue na yan. Yan po yung school ng Lyceum, kaya mas madali nyo na makikita or matatagpuan sa Waze kapag may mga bibisita tayo dito mga kalapatids natin. Kasi isang bahay na lang, katabing katabi na natin yung school. At ito syempre sa awa ng Diyos, maganda yung panahon, maganda yung pagsimula ng ating mga pundasyon, gawa nga ng mas mabilis matuyo yung mga simento na mailalagay dito para hindi rin syempre putol-putol yung pagtatrabaho. At syempre hindi mawawala yung basement natin, basement na mga etchas, tianchas, di ba? Kung ano mang etchas ang meron dyan. So, dyan natin pinalagay sa medyo gitna na part kasi wala na tayong space. Alright, para pag nag-gera ang Russia at ang China, may pagtatagawang kami ni Kung Lop TV. Alright, at yung ating hallway, nandito yan, papunta sa ating hagdan sa taas mga kanoo. Para mga kalapatids, yung mason natin, mga poging mga mason, dito sa ating ginagawang tindahan. Ayan. Isang linggo. Isang araw pa lang. Isang linggo, isang araw pa lang. Ito na yung nabuo namin. Nila pala, nila. Ayan. Dito sa ginagawa natin. Ayan. Ayan. May import tayo dito. Galing Mindoro. Shoutout sa mga kalapatids from Mindoro. Kung saan mga ngayon sa Mindoro. Meron tayong kasama nitong gumagawa. Apat sila dito. Dalawang mason saka dalawang labor. So ngayon, mamaya pala, magpo-flooring na dito sa dito sa tindahan. Ayan o. Ito yung basement natin. Kapag gumera na, dyan na tayo magtatago. Meron yung secret door. Tapos dito yung hallway natin. Ito yung hallway. So ito yung pinakang entrance nung ating tindahan. Bali hallway na rin yan. Dito magkakaroon ng service gate. Di lang tayo makapunta rito. Gawa nang nandito pa yung ito, lagayan ng semento. Pero ito yung magiging daan natin, access. Para di na natin bubuksan-buksan tong roll-up. If ever na may roll-up na. Right? Tapos dito yung magiging hagdan natin. Dito. Katabi ng CR. Ayun, CR dito. Maliit lang. Ito lang yung CR natin. Pang public lang na CR. Kasi para lang naman sa mga magkatrabaho sa empleyado dito. Yung main CR talaga natin, doon na sa taas, sa second floor. Tapos dito yung hagdan natin, paleter L yung gagawin natin dito. Tapos pa ganyan, ayan, packet na ganun. Kung kaya ng budget natin, papatuloy na natin yung taas. Pero kung hindi, unang ano lang muna, first floor.
Para sa ganun eh, medyo magastos kasi, lalo na sa bakal. Sa linggo at isang araw, ito na yung natapos. Miss Mayo Maribar, napakabilis. Shoutout sa mga kasama natin gumagawa rito. Kahit hindi mo bantayan yan, triple-double time yung trabaho nila. Kaya kung magpapagawa kayo around Aurora, kontakin nyo lang ako and then i-relay ko kayo dito sa kanila kapag wala silang gawa, pag available. Basta wag lang lalampas ng 7th floor, Angel. Wag lalampas daw ng 7th floor ang papagawa nyo kasi kapag 8 na, machine na yung gagamitin nila. Lalabas na nila yung mga makina nilang panggawa ng malalaking building. Ang location natin, malapit na din sa tindahan natin dati. Yun yung tindahan natin, no? Yung may nakalagay na MJ Car Wash. Siguro mga wala pa isang minuto, 30 seconds lang lalakaran, nandun na tayo. Tapos tabing highway din, ayan. And tabi ng school. Ito na school, oh. Ayan yung gate ng school. Ayan yung school. Ayan, sa pinagtuturuan ni Para RC. So napakalapit lang, parang isang bahay na lang, katabi na natin yung school. Kaya mas madali nyo mahanap itong ating location. Ito yung paglilipatan natin ng paninda natin, which is yung ating poultry supply. O papala rin, maging agri-vet supply. Tapos, sa taas, sa pinakang third floor, yung roof deck niya, dun na natin ilalagay yung ating flyers. Go. Alright, kaya yung mga next batch natin ng mga pangkarera natin kalapate, dito na natin tuturuan. Kung aabot, diba? Pero kung hindi na talaga, dun pa rin natin tuturuan. Pero yung stock loop natin sa flyers loop, balak ko talaga ilipat dun na sa taas. So problema lang natin kung paano natin ililipat yun. Bubuhatin siguro ng mga 15 katao. Tapos, yun yung update natin dito. Kaya medyo matagal tayo walang vlog sa kalapate. Gawa ng nakapokus ako dito. Kasi nga, syempre, first time ko nakapagpagawa. Yung sarili mo ba, yung pinapagawa mo, kaya napakasarap sa pakiramdam. Kahit na ito pa lang yung nakikita kong nabivisualize ko na yung ating tindahan dito. Saka yung paglalagyan ng loop natin. Ayan, no? So, sarap sa pakiramdam. Kaya medyo wala talaga tayong focus sa vlog ngayon. Gawa nga dito po. Ito yung sinasabi ko sa inyo yung pinagkakabisihan natin today. Ayan. So, hopefully, matapos namin to nang walang maksidente, walang masugatan. Para sa ganun matapos namin ang buo. Ito naman yung gilid na side. Ayan yung school. Yung kulay green na yan. School ng college, Lyceum of the East. Kaya kung pupunta kayo dito sa mga susunod na taon, medyo mas madali nyo nang makikita sa Waze yan. Kasi nga, halos katabi na lang kami ng school. So, siguro dito na rin kami titira ni Joabels. Kapag natapos na second floor, medyo okay na ito magsimulan. Saka, awa ng Diyos, sana matapos talaga. Nang sa ganun makalipat na tayo at the same time mailipat na yung loop natin kasi na-excite na talaga. Kaya maraming salamat sa suporta nyo. Hindi naman dahil sa inyo hindi naman natin ito mabubuo. Diba? Hindi dahil sa panunod nyo, sa pag-subscribe, sa pag-skip ng ads. Yan, ito na yung kapalit. Kapalit ng lahat ng sakripisyo, paghihirap natin. Ito na po yun lahat. Diyos may marimar. Ito yung matagal namin pinag-ipunan ni Joabels. Sa awa ng Diyos. Ayan. So, nabenta natin yung multi-cab natin. Dahil din dito. Para karagdagang budget in case lang na magkulang. Alright? Kasi medyo malaki-laki yung mga gastos natin. So, sa mga nasa 300 to 400,000 yung budget natin dito. Para sa ating pagtatayuan ng loop natin. At the same time, may tindahan na rin. So, medyo tinibayan ko na lang kasi sa ganun, iwas tayo sa lindol, sa mga sakuna. Kaya yung mga bakal niyan, solid. Saka medyo marami, tingnan nyo, ilang poste yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na poste. Kaya medyo matibay talaga. Alright, so yan muna yung video natin today. Update ko na lang sa mga susunod na video natin dito. Kung ano magiging kaganapan hanggang sa pagtaas. Sa mga gusto rin magpatayo, bibigyan ko rin kayo ng idea kung magkano magastos. Depende sa area na pagbibilan ninyo. Yun. Alis na yung mga magtatanghalian sila. Para sa ganun, mamaya babalik na.